Matapos repasuhin ang Memorandum of Understanding o MOU sa pagitan ng Victoria at Beijing, China sa Belt and Road Initiative, nagpa siyang federal government na kanselahin ito kasama na ang dalawang deals sa Syria at Iran. Ayon sa Australian government, national interest ang pangunahing dahilan sa hakbang na ito at ang kasunduan ay hindi umano consistent sa foreign policy ng Australia. Our focus, absolutely our focus, is on our national interests, our sovereignty, and our national security, no matter which country it relates to. In this case, with the arrangements with which Victoria has been engaged, it doesn't just relate to China, there are other arrangements. Dagdag pa ni Minister Payne ang pagpapawalang bisa sa kasunduang Belt and Road Project na nagkakahalaga ng $1.5 trillion na pinirmahan noong 2018 sa pagitan ni na Victoria Premier Daniel Andrews at ng Beijing ay may kinalaman sa national security priority ng bansa. Naglalayo ng Road and Belt Project MOU na mas mapaigting ang trade relations ng Victoria at ng China at magkaroon ng partisipasyon ng China sa infrastructure project ng Estado. Ito ang unang pagkakataon na ginamit ng federal government ang kapangyarihan nito sa ilalim ng Australia Foreign Arrangement Scheme mula na maging epektibo ang batas noong December 10, 2020, kung saan lahat ng state at territories ng bansa kasama na ang lahat ng public universities ay kinakailangang isumite ang lahat ng kasalukuyang project agreements at proposals. Isa naman sa mga kinakailangang harapin ng lokal na pamahalaan ngayon ay ang magiging epekto ng nasabing project cancellation sa ekonomiya ng Estado dahil sa job opportunity losses na sinasabing makakahadlang sa mabilis na economic recovery. Samantala, ayon naman sa pahayag ng Chinese representative sa Australia, isa itong unreasonable at provocative move sa bahagi ng Australia. Nina Bascon, UNTV News and Rescue Australia. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.